Maganda umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo, mga daddy ko, mommy ko, tropa ko, and welcome sa aking channel, ang Daddy Ko World Channel. So, for today's video, ito yung karuntong ng mga dahilan kung bakit hindi umuunlad ng Pilipinas. Mga ugaling Pinoy. So, itutuloy lang natin siya. At as you can see, mag-isa na naman ako. Dahil wala sila baby motmo and mommy ko din. So, yun. Please watch and subscribe. And yun. Yung next natin sa ugali ng mga Pilipino is yung tinatawag ko actually, ito talaga is yung ugali na Pinoy na crab mentality. Ano yun? Crab mentality na kapag may nakita tayo na nasa taas o umaangat, hihilahin natin pangka. Sasabihin natin ito yung ano, i-discourage natin, ibabash natin, yan. Maraming sa karamihan ito, mga YouTubers, diba? Yung mga nag-uumpisa pa lang. Diba? Yung isa sa mga example na ibabash yung ganito, ibabash yung ganyan. Maraming mga Pilipino na ganyan yung ugali. No? Lalo na kapag pares kayo ng ginagawa, tapos nakakalamon siya sa'yo. Diba? Yan. Yung tipong hindi natin mapigilan yung sarili natin inggit. Kasi parehas lang naman kayo ng ginagawa. Lalo na kapag mas effort ka. Diba? Mas effort ka na gawin yung bagay na yun. Pero mas napapansin yung ginagawa ng isa. So ikaw, bilang siyempre, ayaw mo maungusan. Gumagawa tayo ng paraan para mahila pababa. Sabi nga dun sa isang linya sa Three Idiots, tagalawin mo na lang. Kung hindi mo kayang umangat sa iba, ibagsak mo ang iba. Diba? Yan ang ginagawa natin. Pag hindi natin kaya maging number one, diba? Or kung gusto natin maging number one, ang gagawin natin, if we fail natin yung iba, gagawa tayo ng paraan para hindi mag-succeed yung iba. So, yan. Crab mentality yan lang sa pag naibaba mo yung isa, yung tao na yun, hihilahin ka rin pababa. Diba? Hanggang sa wala na sa inyong makaangat. Diba? Wala nang makakuha ng kung anumang goal ng gusto nyo. Kasi pares ka yung ihilan nyo. Diba? Imbis na magtulungan para umangat, nag-ihilan pa tayo, nagsisiraan tayo. Yan. Lalo na kapag halimbawa, yung veterans ka na sa larangan na yun. Diba? Tapos may pumasok na bago mo. Medyo mas matalim sa'yo. Medyo mas may pinag-aralan. Medyo mas may class. Medyo mas maganda. Guwapo. Yun. Medyo ba yung pride natin ay natatapakan. So, hindi maatim ng mga Pilipino. So, tayo, imbis na tulungan natin yung tao na yun. Diba? Kumbaga, wala pa siyang ginagawa, naiisip na natin na threat to. Diba? Na threat tong taong to sa future to. So, bago pa lang siya umangat, ibabagsak ko siya. Diba? So yan, tag of war. So, syempre, yung taong yun, kapag nakita niya hinihila ka niya, hinihila mo siya pababa, hihilahin ka rin niya pababa. So, hanggang sa wala na mangyayari sa inyo na lang. Na dapat, nagtutulungan. Diba? Brainstorming, ganyan. Sharing of knowledge. Diba? Kasi yung mirip sa Pilipino. Yung tipong kapag may nalaman ka, kung may nalaman kang isang bagay, iaano mo, itatago mo yung sa sarili mo. Na kung tipong hahanap ka ng isang bagay na ikaw lang yung nakakagawa,
and the rest manonood lang sa'yo. Diba? Hindi mo ituturo yun. Kasi pag tinuro mo sa iba yun, ma-echapwera ka na. Diba? Yun yung thinking ng mga Pinoy. Kaya talagang hila kong hila. Diba? So, yun, medyo talagang pangit lang talaga yun. Yung crap mentality or yung tug of war na tinatawag ko. Diba? Kasi siyempre, talagang babatakin yun hanggang sa masumasog. Yun yung ano yun, mahila mo siya eh, diba? So, medyo sa akin, tip ko lang sa ganyan, kapag natitreaten sa tao, makisama ka sa kanya, di ba? Baga pag umangat ka, sabay kayo maangat kasi nahihila ka niya eh. Di ba? So, medyo yung pride, bawas-bawasan natin mga Pilipino. Siyempre, para lang naman tayo umunda, di ba? So, yun. Kaya dyan, tips mo. And yun, next natin na mga ugali ng mga Pilipino, ito yung pinakasikat. Sikat na sikat talaga to. Yung tinatawag na Filipino time. Filipino time. Filipino time. Yan. Ito maraming buwakan ng verse na ganito. Yung tipong magsisit kayo ng time. Tapos, darating late ng 2 hours, late ng 3 hours, minsan 5 oras, yan. Ito yung nakaka-visit yun. Kung minsan mga Pinoy, sila na nagsiset ng time, convenient sa kanila, late pa rin sila. Yan. Itong mga to, ito yung talagang nakakainis ako personally. Ayoko talaga yung naghihintay. Okay lang yung okay lang siguro maghintay ka ng mga 15 to 30 minutes pero maghintay ka ng 1-2 oras, 3 oras, diba parang sobra na yun. Tapos tatawagan mo ang sasabihin nasa biyahe na o kaya paalis na ng bahay pero totoo nakahiga pa sa kama kung ano-ano pang ginagawa, diba nagmumuni-muni pa samantalang meron pa yung usapan. Meron pang ibang mga Pilipino na ang call time nyo, so mawa, call time nyo alas 8. Diba? Alas 8, dapat nandun na, magkikita na kayo. Pero ang gagawin yan, alas 8, gigising pa lang yan. Kung minsan pa, 8:30 gigising, 9 gigising. So ikaw, syempre, magpa-follow up ka. Tatanungin mo kung nasan na. Ang sasabihin yan, eto, pre, pagod ako. Napagod ako pagkabi. Kasi marami akong ginasikas. Pero ang totoo, gumala lang. Naglaro lang ng Mobile Legends. Naglaro lang ng Fortnite. Di ba nakakaasa? Yung siya na nag-set. Lahat na binigay mo. Lahat na ng lahat na ng advantage sa kanya para lang makarating siya sa oras. Binili mo, pero ganun pa rin. Okay lang sana kung mga 5 minutes lang late, 10 minutes. Pucha naman, buha ka ng verse. Man late. 2 oras. Yan. Yung mga Pilipino, ang late hours talaga yun. Minimum. 2 oras. Tapos, ito pa. Kapag dumating yan, late na ng 3 oras, ah, late na. Late na ng 3 oras, tapos, syempre, gutom ka na, diba? Kakain ka ngayon. Darating yan. Darating yan, walang sorry, walang pungan. Magagalit ka. Mga Pilipino talaga eh. Magagalit pa yan. Sabi, ay, bakit kumain na kayo? Hindi nyo man lang ako inisip. Diba? Nagmamadali ako dito. Nagmamadali ako dumating. Tapos kayo, kumain na pala kayo. Diba? Ang napagdadakot.
Ang sarap pagdala ko butang ng mga nabubulong na ako. Ang sarap, dago ko ng mga yan. Diba? So, tayo mga Pilipino, kaya hindi tayo umuulad kasi hindi natin pinapahalagahan yung oras. Di ba kung sinasabi, time is gold. Diba? Pero sa atin parang ano eh, time is stone. Diba? Yung parang kukuha ka ng bato, ibabato mo, yan, ibabato mo pala yung oras. Diba? Yung binibigyan ka na ng convenience, lahat-lahat, eh, ganun pa rin. Pag halimbawa, alam ng mga tropa mo na palagi kang late ng isang oras. Diba? Halimbawa, 8, ang usapan 8, dapat lagi 9, ganyan. 10. So, yung mga tropa mo, agahan. Ay, malilit. Malilit. So, nung dati 8 ang usapan, nagawin ng 9. Kaya lang ikaw, bilang isa kang Pilipinong manupet, eh baka numbers ka. Narating ka 10, 11, yan. Lunch break, yan. Tapos, sasabihin mo, sorry, sorry. Ganun lang palagi, sorry. Tapos ikaw palagi nagyayaya. Yan. So, sa ating mga Pilipino, medyo bawas-bawasan na lang. Kasi parang ginawa na natin ang Pilipino time. Diba? Nakaka-proud ba yun? Diba? Hindi naman nakaka-proud yun. Diba? Yun lang, pati sa pag-gising. Diba? Anong oras ang gising natin? Alas 9, alas 10. Diba? Yung mga ibang lahi, alas 6, gising na, pinaka-late. Yan. So ako personally, kinakano ko yun, sinusunod ko yun, 6 o'clock yung isang yun. So, yun. Tsaka ayokong yung nalilate. Diba ako sa sarili ko, ayokong talaga yung nalilate. Kasi parang hindi mo nire-respeto yung kausap mo. Diba? Yun yun. Kapag palagi ka nalilate, parang wala ka ng respeto dun sa ka-meeting mo, kausap mo, or kahit sa boyfriend or girlfriend mo, ba hindi mo siya nire-respect mo kasi ano eh, ganun lagi ginagawa mo, nire-relate ka pala. So, hindi magandang ugali. So, payo ko sa mga Pilipino, sa ating lahat, di ba? Unti-unti natin tanggalin yun. Mas maganda kung hindi tayo nalilate. Kung malilate man tayo, mga 10, 15 minutes, 5 minutes. Diba? So, yun. Cheers. And yun! So yung next natin, maugaling Pinoy, bakit di umulit ng Pilipinas, is yung tinatawag ko blame thrower. Hindi flame thrower, blame thrower. Ito yung ugali ng Pinoy na ayaw tumanggap ng pagkakamali. Diba? Aminin natin sa mga sarili natin na talagang kapag yung critical na lang sa trabaho, di ba yung ayaw natin magkamali? Kumbaga, parang feeling natin na kapag nagkamali tayo, eh, ang tanga-tanga natin. Diba? So, medyo, ano natin yun, medyo pangit na ugali natin yun. Kasi, hindi ka naman uunlad kung hindi ka magkakamali. Kumbaga, kailangan tanggapin mo sa sarili mo na nagkamali ka. Diba? Ito yung ugali ng Pinoy na pag nasita tayo, diba, sasabihin natin, ay, ito yung tinuro sa akin eh. Ito yung narinig ko eh. Ito yung naano ko eh, nasagap ko eh. Diba? Sa mga Pilipino talaga, ibang klase, hanggat makakalusot na hindi sila yung may sala. O yung, sige, sasamok na sila. Hanggat makakalusot na hindi tayo may sala, na hindi tayo natanggap ng pagkakamali. Diba? Kuminsan pa nga, dumarating pa sa point na
kapag nagka-booking yan, eh, mag-aano tayo eh. Yung tayo pa yung magagalit, di ba? Kumbaga, hindi natin kayang aminin sa sarili natin na nagawa ko tong bagay nito. Or, talagang kahit, ayan na eh, nakahain na eh. Di ba? Naka, ano na lahat ng ebidensya. Nandiyan na lahat ng ebidensya, pero hindi pa rin tayo umaamin. Meron nga akong dating katrabaho na pala lagi niya sinasabi na kahit na nahuli ka na, huwag kang aamin. Kasi pag umamin ka, ibig sabihin nun, ikaw talaga mali. Kumbaga, kahit na nilagay na sa'yo ng, kahit na nilagay na sa kamay mo yung ebidensya, eh sasabihin mo, oh, bakit? Nasa kamay ko to. Eh, mali ko ba kung sino naglagay niya sa kamay ko? Hindi ko napansin sino naglagay niya sa kamay ko. O eh, siyempre, hawakan mo yung kung ano man yung ebidensya na yun, di ba? So, yun, medyo pangit lang kasi kumbaga, naghahanap palagi tayo ng yung masisisi, di ba? Yung tipong kahit tayo na yung nagkamali, ano natin, yung pride pa rin natin yung pinapairan natin. Dapat, kung halimbawa ganyan, kung halimbawa, hindi mo alam. For example, hindi mo alam, sabihin mo lang na i-check ko. Ganun. Or, kapag sinabi sa'yo na mali naman yung ginawa mo, sabihin mo lang na, ah, ganun ba sa'yo? Ah, sige po, tama ko na lang po next time. Diba? Kalagin mo, may next time, diba? Pero, syempre, kapag sinabi mo yun, dapat, talagang ano mo na next time, eh hindi ka na magkakamali. Or kung may pagkakamali man, minimal na lang. Siyempre, hindi naman natin tao eh. May photographic memory, di ba? Hindi mo naman matatandaan lahat yan. Diba? So, kung ako sa inyo, mga Pilipino, mas maganda na nagtatanong. Hindi po, kung tingin ng iba eh, common sense na. Pero ikaw hindi mo maintindihan, itanong mo pa rin. Huwag ka mahihiyang magtanong, sabi nga niya, di ba? Ni Boots Anson Roa sa right, huwag kang mahihiyang magtanong. Di ba? Kasi, doon ka matututo eh. Di ba? Sa kanila, common sense na yun. Diba? Pero sa'yo, kung hindi mo talaga maintindihan, magtanong pa, hindi yung ikaw hindi discover sa sarili. Tapos sisisihin mo, di ba? Kasi yun yung nakikita mo. Di ba? So, pag nagkamali, walang iba talaga sisisihin kundi ikaw. Pwede kang mangsisi ng iba, pero ikaw at ikaw pa rin kasi hindi ka nagtanong. So, medyo yung pagiging blame thrower, eh, bawas-bawas na natin kasi hindi talaga maganda. So, yun. And John, yung next natin na ugali mo Pilipino na bakit hindi mo ulat ang Pilipinas is yung tinatawag ko fire extinguisher. Yan. Kumbaga, ito yung ugali ng mga Pinoy na sa umpisa lang magaling. Diba? So, magaling sa ganito, ang daming plano, ang daming gustong sundan, ang daming gustong gawin, pero sa umpisa lang, magandang tinatawag na ano na Mingas Kubon. Yan. Yung pinaka Pirates Winter. Kumbaga, sa umpisa, eh, naglalagablog ka. Kapag halimbawa, binigyan ka ng boss mo ng ganitong project, ganyan-ganyan, eh, talagang naglalagablog ko sa idea, sa passion, yan. Pero sa umpisa na, no? Na sa umpisa, ang dami mong gustong gawin, ang dami mong gustong sabihin, pero kapag nagkaroon pa na ng problema, na-encounter mo na yung problema, bigla kang mawawala sa pack.
ganun. So, tapos, hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Yan, tapos kung ano na lang sasabihin mo. Lalo na kapag nagkasunod-sunod yung problema, nawawala yung concentration mo. Kadalasan kasi ng mga Pinoy, may ugaling ayaw mahirapan. Diba? Yung ugaling ng mga Pinoy. Gusto ng mga Pinoy na palaging pabor sa kanila yung sitwasyon. O kaya, hindi man pumapabor, bandang huli magkakaroon ng solusyon. O kaya, gusto makuha ka agad yung resulta na gusto nila para matapos na, makapagpahinga na. So, yun. Yung fire sa umpisa, biglang na-extinguish kapag naharap ka na sa mga problema. Kumbaga yung mga Pinoy, kapag nakakita ng kahit konting problema o kaya umalpak yung problema nila, umalpak yung mga problema natin, nawawala na kagad ang pag-asa. Kasi sasabihin, ay, hindi nagagana to, hindi nagagana yung ganyan, kumbaga, wala nang pag-asa, yun yung palaging sinasambit ng mga Pilipino eh. Wala nang pag-asa ka agad-agad. Diba? Unang problema pa lang, wala na kagad pag-asa. O kaya, dalawa, tatlong problema, sunod-sunod. Wala na kagad pag-asa. Diba? So, mga Pilipino, hindi tayo unlad kung ganyan yung ano natin, kung ganyan yung pag-iisip natin. Na, diba? Makita pa lang natin eh. Kumbaga, na-foresee pa lang natin yung problema. Sumusuko na agad tayo eh. Diba? Aminin nyo. Mga Pilipino. Ganyan yung pag-iisip eh. Kumbaga, nakita mo lang na mas maunlad to, mas magaling to. Wala na kaagad. Yung simula na naglalagablab ka, biglang mawawala kapag naungusap ka ng iba. O kaya kapag na-force mo na, ay may ganito mangyayari. Bigla ka na lang, hindi gagawa. Hindi magpo-progress. Mga ganito. Yun yung ugali ng mga Pilipino na sa umpisa, talagang sobrang boom na boom. No? Pero pagtagal, bigla na lang lalamlam, yan, nakakaisip ng problema na hindi pa nga dumarating, nawawala ng pag-asa. So, mga Pilipino, dapat hindi tayo ningas ulo. Diba? Kasi talagang hindi tayo uunlad kung sa umpisa lang tayo magaling, kung sa umpisa lang tayo passionate. Diba, dapat hanggang dulo, kahit may harapin pa ng problema, dapat harapin natin yun ng buong tapang, buong lakas. Diba? Kasi kung gusto natin ma-achieve yung goal natin, dapat kahit ano pang dumating, harapin natin. Yun yung mga nagiging successful. Yung hindi natatakot sa mga risk. Hindi natatakot sa mga hindrances. Yun yung mga umuulan. So, para sa mga Pilipino ng ganito, na fire extinguisher, or may ugaling fire extinguisher, medyo bawas-bawas na yun ng konti-unti hanggang sa mawala. Kung gusto nyo talagang umuulan, kailangan nyo doon. Okay? And John, yung next natin, mga ugali ng mga Pilipino kung bakit di umuunlad ang Pilipinas is yung tinatawag kong emergency light.
emergency light. Kailan lang ba umiilaw ang emergency light? Di ba? Kapag duminim lang, di ba? Kapag nawala na kuryente. Yan, tsaka lang sila iilaw. Kumbaga, ito yung ugali ng mga Pilipino na magsasalita lang kapag wala ng tao. O kaya kapag tapos na yung meeting, kapag wala ng lahat, ganyan, o kaya mga kakilala na lang niya yun doon. Tapos, ito pa. Ito pa yung mga sinasabi ng mga Pilipino. Narinig nila na ganito. May sinabi yung speaker. Bago ganyan, o yung ibang katrabaho nila. Na ganito, o yung ibang klase nila na ganito. Tapos sabi mo, ay, idea ko yun. Ay, naisip ko rin yun. Ay, ito ganyan. Ay, plano ko rin yun. Diba? Kumbaga, nandun ka na sa sitwasyon. Pero, hindi ka nagsasalita. Pagkatapos, kapag kumunti na lang yung tao, o kakilala mo na lang yung nandun, bigla ka magbibiga. Ay, naisip ko rin yun. Ay, naano ko rin yan. Ganyan din yung plano ko eh. Diba? Kumbaga, kapag madilim ka lang, nag-i-stand out. Diba? Kapag konti na lang yung tao, ikaw nag-i-stand out. Eto pa. Kung halimbawa, sa mga estudyante, ganito eh. Magtatanong kung anong mga question. Diba? Yung mga teacher. Magtatanong kung anong... Any questions? Kinigyan. Nan. Nanlagi yan sa buti. Kapag, yung pala hindi na hindi lang. Diba? So, hindi mo kayang mag-stand up sa lahat ng mga kaklase mo. Kasi nga, parang nauulahan tayo mga Pilipino ng takot. Takot na baka, common sense na pala. Baka yan, takot na baka pagtawanan ng iba. So, hindi tayo nag-i-stand out. So, mag-open lang tayo dun sa mga komportable natin mga kakilala. Diba? Okay, so mag-iayabang pa tayo ng ganito, na idea ko yung ganyan. Diba? So, paano ka pananiwalaan ng ibang tao kung sa mismong harap na yun, sa mismong sitwasyon na yun, eh hindi ka nagsasalita. Kumbaga kapag madilim na, kapag wala ng tao, tsaka ka palang nagsasabi ng mga ideas na. Samantalang tinatanong naman yan, beforehand, di ba? So mga Pilipino kasi, masyado pa yung matatakot yun. Diba, takot magkamali, takot mapagtawanan ng iba. Ganun, kahit na meron tayong napakagandang idea na pwedeng i-suggest, eh, hindi natin sinasabi kasi, syempre, hindi ka sigurado sa sarili mo kung mag-work yun o kaya magugustuhan ng ibang tao. Dapat mga Pilipino, kung gusto nating umunlad, dapat marunong tayong maglabas ng mga saloobin natin, mga ideas natin, di ba? Malay mo, magustuhan ng ibang tao. Diba, kung makikita mo sa ibang bansa, kapag, diba, sa mga estudyante na lang, hindi sila takot magtanong. Talagang kung ano man yung, kung ano man yung nasa isip nila na kailangan nilang malaman, itatanong nila. Kaya lang, mga Pilipino, hindi. Kasi syempre, hindi mo, kung talaga bang dapat kong itanong yun, o baka naman malalaman ko rin yun, ganyan. Kumbaga, hindi ko ayaw na mga Pilipino mag-stand out. Diba? Ayaw na ipakita kung ano man yung idea niya. Diba? Kasi, syempre, ano ba naman yung idea mo sa idea ng lahat? Diba? Ganun yung pumipigil sa mga Pilipino. So, wala. Kung ganyan palagi ang pag-iisip ng mga Pilipino, diba? Hindi talaga uunod ng Pilipinas kasi hindi tayo naglalabas ng mga idea natin. Diba? Or
kung hindi man tayo maglabas ng idea natin, iniisip natin na baka hindi suportahan ng ibang tao or ng sariling kapwa natin Pilipino. Ganun yung mindset natin na dapat hindi. Kung may idea ka, ilabas mo. Diba? Kung hindi man suportahan ng iba, at least, diba, at least, na ipakita mo. And then eventually, eh makakakita rin yan ng effort mo. Diba? So, yun, medyo bawas-bawas na natin yung pagiging emergency life. Nasa dilim lang tayo ng stand out na konti lang. Kumbaga, konti lang yung makakakita ng effort natin. Kapag sa dilim ka lang, hindi katulad yung pag nasa liwanag tayo, may kita tayo ng lahat. Diba? So, yun. Kaya, isa rin to sa mga dahilan kung bakit hindi tayo umuunlad. Kasi natatakot tayo maglabas ng idea. So, dapat palakasin natin yung dibdib natin, yung pride natin, yun ang mga Pilipino. Kasi magagaling tayo. Diba? So, huwag tayong magtago sa dilim. Huwag tayong magtago sa saya ng ibang tao. And yun. And for that, cheers! Mm-hmm.